Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Opo, nasa tamang show kayo ngayon at di namamalikmata. So, kamusta po kayong lahat? I hope you guys are doing great tonight. And sana po okay kayo. And nakapagsimba. And at the same time, nakapag-relax this Sunday night. Opo, hello everyone. Good evening. And yeah, I am Joshua S. Quaresma mula sa Pangasinan. Opo. At kung natatandaan niyo po, 1 year ago today, yes, exactly today, ako po ang special guest sa season sender ng Word from Hope during the GCI Week celebration. And it is my distinct honor na buksan ang pinakabagong season ng Word from Home ngayong 2024. So, during your GCI Week bilang inyong guest host, muli magandang gabi everyone. Good evening, and I hope sa mga viewers po natin today, or like tonight, sana po mag-enjoy po kayo. And yeah, let's have a great time tonight. And once again, I am Joshua S. Quaresma, and welcome to Word From Home Season 5. And tuloy-tuloy lang tayo sa paghahatid ng good vibes, and at the same time, inspiring life lessons sa flagship program ng GCI Batangas, Balisol. Ang Word from Home. And at sa pagbabagong bihis, okay, so pagbabagong bihis na po tayo ng ating programa, mas makikilala natin ang mga sambisig presidents dahil sa season 5, sila ang bida. And sila ang magiging guest natin sa mga susunod na episodes, of course. And those presidents, those amazing, you know, people behind GCI, magkakaroon po tayo ng chance to meet them all. And kaya naman, para sa unang episode ng Word from Home, syempre, una nating makakasama ang mukha ng programang ito na naghatid sa atin ng halos 60 episodes last year. Wow! Imagine that one, 60 episodes last year. And bukod dito, siya din ang most awarded GCI Batangas Balisong member. And it's 8-year history plus ang kauna-unahang Golden Laurel Receptionist ng GCI Philippines in the field of literature, culture, and arts. So everyone, huwag na nating patagalin. Siya ang 2024 Local Organization President ng GCI Batangas Balisong. Everyone, let's give him our warmest virtual applause. No other than, please welcome President Armir Encarnacion. Good evening, sir. Hello, magandang gabi, Joshua. Maraming salamat for accepting the challenge of hosting the program tonight. Again, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayon ng Word from Home. And yeah, we are already on season 6. Nagkamali ako nung bigay ng spiel sa'yo. Tapos na-realize ko, season 6 na pala, pero thank you so much kasi lagi kayong nandyan para supportahan ng Work From Home. Ikaw, Joshua, kamusta ka? Okay, I'm doing great, Sir Armir. President Armir, how about you? How was your day so far naman po? Okay, of course, since it's JCI week, we started the week with a Thanksgiving Mass at the San Roque Parish Church here in Lemery. And then after that, next, nagpahinga lang sa bahay. And okay. Yun, spend time with the family kasi napakadalang ko rin tumigil dito kasi very busy sa trabaho, sa mga ganap sa labas, and syempre tinake chance natin na walang pasok ngayon para makasama yung ating mga family. I see. And it's been a while, Sir Armir, and it's nice to see you here again. And of course, you as a teacher, also a filmmaker, you know, can you tell me about those works, Sir Armir? Paano nyo nababalance ang pagiging teacher at the same time, pagiging award-winning filmmaker? Sa totoo lang, hindi ko naman in-expect that I will be able to penetrate the field of education. As you all know, I am a graduate of AB Mass Communication. And nagkataon lang na siguro na 2016, I was looking for a job. And napunta ako sa pagiging isang teacher. It was fun. It was fun dealing with senior high school students, sharing your knowledge about research, about arts, about the English language,
about media and information literacy, about physical education, but at the same time, more than being a teacher who teaches lessons from the book, I am very happy that I am able to share lessons of life along the way. And hindi rin ako makapaniwala na halos 8 years na ako sa pagtuturo. Sobrang unexpected na twists and turns of events. Pero yeah, look at me now, 8 years teaching students. Yeah. And hopefully inspiring them in my own little way. Mm-hmm. And you know, sir, 8 years being a teacher at the same time in the field of filmmaking, I salute you for being a very amazing person with that one, Sir Amir. Ay, maraming salamat naman. Kasi yun nga, sa tanong mo kanina, paano binabalanse? Siguro, when you have a day job and you do also your passion, siguro, since passion yung isa at importante siya sa'yo, gagawin mo yung lahat kahit gaano ka busy sa trabaho mo. It's something that you don't do every day, pero when you do, you still give it your all. And siguro very blessed din ako na dito sa school ko saan ako nagtatrabaho, I'm also able to also share my knowledge when it comes to filmmaking to my students. I've been coaching a lot of students since 2016, and I'm very happy na nakapag-produce na rin naman ako ng maraming filmmakers. At the same time, yung mga estudyante ko na tuto na rin sa paggawa ng pelikula, paggawa ng public service advertisements, ng documentaries. And I hope na as long as andun ako sa OLCA, I get to share and shed light on the importance of arts in education. Wow! So, sa mga hindi nakakaalam, yun nga po, isa pong teacher and at the same time, award-winning filmmaker, ang ating President Amir Encarnacion. So, I hope, everyone can get, lessons with this kind of live tonight. So, yun nga po, isa kayong teacher and at the same time, filmmaker, Sir Amir. So, paano nga ba kayo naging part ng GCI? So, I'm a bit curious lang po. Oh, it was around 2019. A Facebook friend who is also from Lemery, Batangas, sent me a message. At sabi niya, punta ka sa Shakey's. Meron lang kaming ipapakilala sa'yo ng organization. So ako naman, without any expectations, nagpunta naman ako sa Shakey's. Sabi, imi-meet ka doon nung RVP. Tapos kasama mo si Joseph Poco. So syempre sabi ko, ano walang klaseng group to? Tapos with Joseph Poco around, sa mga hindi nakakilala sa kanya, si Joseph Poco yung sobrang famous na content creator from Batangas. And yun, nagkaroon kami ng meeting sa Shakey's, ipinakilala sa amin what JCI is, and kung ano yung ginagawa, ano yung purpose, bakit nag-exist ang group. And then after the meeting, parang okay, sige, I'm open to joining, but there was no decisions made that time. Kumbaga, hindi muna ako agad nag-yes kasi ayoko rin mag-commit sa isang group na parang baka naman mamaya hindi ko maibigay yung oras ko at saka yung commitment. So, after that, minessage ulit ako nung nag-invite sa akin and tinatanong niya ako, sasali ka na ba? Ganyan. So ako naman, sabi ko, sige, let's give it a try. And para sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa amin ng mga bagong members ng JCI ay Baby JCs. So yun, for the first time in my life, natawag akong baby. Ayun. Pagkatapos, okay naman yung first few months. And I'm loving the dynamics. I'm loving the mix of personalities in our groups. We are category 3, meaning nasa 25 yung minimum members namin. And it was fun dealing with them kasi may mga businessman, mayroong nagtatrabaho sa banko, so teachers, so parang iba-iba yung pinagmula namin lahat. And then, I was challenged actually to do things for JCI. So, parang first 3 months ko pa lang sa organization, I was able to do a project already. Gusto mo bang malaman kung ano yung project? Yeah. Kung bibigyan nyo ng chance, sir, why not? I'm a bit curious lang din po.
Okay, sa project, I remember that I was still part of ano bang pangalan niya noon? Adobe Studios. Mm-hmm. Yeah, that's the rebranded name. This is the content creation group of EBS-CBN. And I was still part of it. I was pretty intact with the people around it. So I decided to invite them here in Batangas, plus some of the content creator, plus the head of the MCN, so that they can teach first in the morning the students of my school, the school namin, our Lidia Case Asay Academy. And then in the afternoon, we have invited students from different high schools around the first district. So nagkaroon ng parang workshop on how to do content creation and how can you use content creation as a way of living. So it was very fun kasi it was the first project. It was close to my heart just because it's something related to arts. And at the same time, it's fun because it's my first project. Like, nagpakitang gilas na lang agad kasi gusto mong magpabibo. Bibo in a good way. So, in a good way. Yeah. That was my first project. It's named... I'm having mental block. Teka lang, hindi ko maalala yung name ng first project ko. It's a mortal sin. Teka, hindi ko talaga maalala. Wait lang. Teka lang, tinitry ko sa research ngayon sa Facebook account ko. Hold on everyone, teka lang. Nasaan siya? The first ever project ko is entitled Sinilikha, Developing Future Storytellers and Filmmakers in the First District of Batangas. And this is in partnership with Adobe Studios ABS-CBN. So yung naging guest namin is si Direk Edmer Gonlao. Sa mga hindi nakakilala sa kanya or baka hindi super familiar, isa siyang director na nag-direct siya ng mga series sa Facebook at sa YouTube. And at the same time, kalokalike siya ni Derek Ramsey. Sumali siya sa 8 Showtime before. Tapos, of course, is Sir Dennis Lim, who is the head of the MCN. Sorry, basa po yung buo, kaya talaga inaayos ko siya. And then, of course, yung pinaka main guest namin is si Sir Prince de Guzman. Siya yung, tawag doon? Parang cosplayer. Yan, sobrang galing niya mag-cosplay. So, siya yung isa sa mga guest din namin that time. And, yeah, it's very fun kasi very game sila na nagpunta dito sa province ng Batangas. But at the same time, them teaching the students content creation is on another level kasi it's not every day that we get the perspective of people from Manila and actually teach yung mga nandito sa province. So, yeah, very, very fun experience as my first project. Wow. Mm-hmm. And, you know, hearing those words, Sir Armir, like, you know, ang dami yung naging ganap po pala sa paano kayo nagsimula and at the same time, paano kayo nakapag, you know, implement and engage ng inyong kauna-unahang project. And I'm so happy and I'm proud to say that congratulations, sir, for your first project with that one. And, yeah, so yun yung naging first part or like, naging, way kung paano kayo naging GCI. But gusto ko din po malaman para din sa ating mga viewers po, Sir Armir. Like, ano ang GCI leadership history? Ano, paano nyo nakuha yung ganyang posisyon? Paano nyo siya hinahandle? Pwede nyo po bang i-share para sa mga aspiring, you know, leaders din po natin na nanonood po for tonight? Actually, ito na nga yun eh. First year ko pa lang sa JCI. Meron na agad akong leadership position. Since maliit lang yung organization, we are only 25. So parang unang taon pa lang, pinagkatiwalaan na nila ako. Parang ang tawag sa position ko noon was Director for International Relations. And super fun, super happy kasi pinagkatiwalaan na gan ako. After being a Director for International Relations, naging secretary ako. And I feel that being a secretary is
one job that prepared me for presidency. Kasi when you were a secretary, parang alter ego ka ng presidente mo. And whatever paperwork, presentations, and everything, ang nag-prepare niyan, secretary. We have this so-called JCPEA wherein we report everything that we do. And once ma-approve yan at magkaroon kami ng accumulated points, the president shall receive a gavel. So talagang when I was secretary, I really did my best to receive those points, mag-encourage ng mga members, makagawa ng mga projects to make sure na ma-receive ng presidente namin yung gavel niya. And kasi that time, pandemic eh. So parang halos lahat ng mga projects na ginagawa namin were online. Parang almost twice or thrice a week may project kami online. Kasi sobrang hindi nakakasawang mag-webinar nun. Ikaw ba naman yung wala kang gagawin kundi tumigil lang sa loob ng bahay, diba? So memorable sa akin yung pagiging secretary. And then after ko maging secretary, 2 years akong naging executive vice president. Dapat talaga 1 year lang yun eh. Kaso, nung second year ko na maging EVP, supposedly, presidente na ako. Pero, pinakausapan ko yung barkada ko. Sabi ko, uy, pwede ko muna magpresidente kasi nagmamasteral kasi ako noon. And sabi ko, I don't want to divide yung oras ko. So parang sabi ko, gusto ko, focus ako sa JCI pag naging presidente na ako. Luckily, pumayag naman yung barkada ko. And yun, naging 2 years ako na EVP. And right now, I'm the president. Finally, the time has come. Wow. And congratulations with that one, sir. And you know, knowing that one, I think you are doing a great job being the current president of GCI Balisong Batangas, sir. And yeah, as sa mga viewers po natin, kung may mga katanungan man kayo, pwede kayong mag-leave ng comment para naman mabasa po natin. And ma-raise din po natin ngayon sa ating live po. Good evening po once again. So, mapunta naman tayo sa mga projects. Of course, nasabi yung naging secretary kayo, di ba, Sir Armir? So, I want to know, or like, we want to know as well, ano yung mga projects na nagawa ninyo sa pagiging president ninyo? Nung naging president ka na, and at the same time, ano yung feeling nung, you know, unti-unti natutupad yung mga projects na yun? So, siguro, no, I'll discuss later yung mga projects na ginagawa at gagawin ng organization now that I am president. Pero siguro I get to share yung ilan sa mga most memorable projects na nagawa namin when I was still a happy member. Siguro yung ilan sa pinaka mga memorable projects ko would be first, syempre yung aking Gawad Balisong. Gawad Balisong, the Search for Outstanding Filipino Game Changers, is an award-giving body and we recognize outstanding Filipinos, living or deceased, who have selflessly dedicated their time and effort to the Filipino people, but at the same time has created positive impact to the community. And itong Gawad Balisong, sobrang ambitious na project siya. I am very happy kasi because of Gawad Balisong, I was able to meet Heidelin Diaz, I was able to meet Ana Patricia Non, I was able to meet Mayor Vico Soto, Bea Alonso, Miss Carmina Constantino, and a lot more people. But most importantly, syempre, Senator Risa Ontiveros, of course. Pero of course, most importantly, si former Vice President Lenny Robredo. Itong program na to paved the way para magkaroon ako ng connection with them. And I'm just so happy kasi I know that every year, we have been choosing the right people to be awarded. We get to inspire a lot by the stories of these game changers. Plus, yung reach namin, talagang umaabot ng million, 1.5 million, 2 million every single year. Nag-i-increase pa siya. So, we think the Filipino people all over the world for supporting Gawad Balisong, especially yung last year.
Kasi alam mo, Josh, yung last year, we opened paid voting wherein the fans can actually vote for their game changers. And then parang may specific amount, tapos may number of votes. And yung proceeds ng lahat ng mga likom namin last year were used and will be used sa mga projects ng JCI Batangas Balisong. So maraming maraming salamat. Hindi na kasi kami nagkaroon talaga ng pagkakataon na makapag-live. Kasi first time din last year na naging live mismo yung awarding. Dati kasi online lang. So last year was also the first time na nagkaroon ng live awarding. So baka hindi napanood ng mga fans and supporters yung pasasalamat namin sa kanila. But we thank every fandom na nag-support sa voting namin. Most especially sa Don Bell and of course sa nanalo that year, which is KDLEX. Maraming maraming salamat sa lahat ng fandom, most especially sa dalawang to, kasi talagang kinarir nila yung voting last year, and you don't know how much you help us raise funds para mas makapag-impact pa sa mas maraming communities dito sa First District of Batangas. So thank you so much, and I can't wait na hopefully makuha rin ng Don Bell yung first ever Gawad Balisong nila, but at the same time yung ma-meet ang KDLEX this year, kasi hindi sila nakapunta sa awarding last year dahil ni-release yung short film nila na Toscoin under Direk Cathy Garcia Molina. So hopefully maibigay namin yung balisongs nila this May or June. So yun. And bukod sa Gawad Balisong, sorry, napahaba yung kwento. Sige lang, sir. Bukod sa Gawad Balisong, isa pa sa mga favorite project ko na nagawa siguro would be yung musika ng pag-asa. Though, from time to time, yung musika ng pag-asa kasi nagbabago yung title. Pero definitely, yung core niya is we do online concerts. So, I ask help from singers, yung mga freelancers na singers. Then they get to record songs and then inilalive namin siya. And then pag nilalive namin siya, meron parang call to action sa baba kung saan pwede mag-donate yung mga tao. And siguro last time, naka 5 concerts or 4 concerts kami in a year, we were able to help different institutions. Though again, hindi sobrang laki nung nakukolekta namin kasi maliit lang naman yung network, no? Pero sobrang thankful kami kasi maraming taong tumutulong. We get to help the Our Lady of Perpetual Help Children's Home here in Taal. Nakatulong din kami noon sa Aita Community sa Capas Tarlac. And yung isa pa is yung Golden Gaze Foundation. So we were able to send a small amount of money to these 3 organizations. And we were very happy kasi bukod sa may mga taong willing mag-shell out ng money to help us, at the same time, naipapakita rin namin yung talento ng mga freelance singers. Kumbaga, nabibigyan namin sila ng platform para makapag-perform, makapag-express ng kanlang talent. So siguro among all the project na nagawa ko, itong dalawa yung pinaka-memorable for me. Wow! Si napakaganda nung inyong adhikain, Sir Armil. Knowing that fact na madami kayong ganap at the same time, you know how to balance your time, priorities at the same time. And hindi lang kayo nakakapagbigay ng saya, kundi nakakapagbigay din kayo ng, you know, tahanan para sa mga tao din. And sabihin man natin na maliit man yung amount, pero iba yung dating para sa mga taong yun. And we are so very, very proud for you guys to have and, you know, be able to help other people. So congratulations with that one, Sir Armir. And of course, narinig ko na paano kayo nagsimula? Paano niyo nagustuhan ang pag-focus sa literature, culture, and sa arts? Because, you know, upon hearing you, parang yun yung parang pinaka-main adikain. And, you know, gusto ninyo. Paano kayo nagsimula?
So, simula bata kasi ako, mahilig ako manood ng movies, mahilig ako manood ng mga teleseries. I love writing, I love singing, I love arts in general. I'm very appreciative with all kinds of arts. So, siguro nadala ko siya hanggang pagtanda. And hanggang nandito sa JCI, I always try to insert itong literature, culture, and yung arts in general sa mga projects na ginagawa ko. I'm very happy that JCI Philippines was able to award me as their first ever Golden Laurel awardee in the field of literature, culture, and the arts. It was a tough fight. I really wanted to be in Isabela that year. However, the pandemic hindered me. Takot-takot nun magpa, yung ginaganon-ganon. And then yung travel din kasi sobrang hirap ng restrictions. So hindi ako nakapunta sa Isabela to actually receive the trophy in person. Pero nagpapasalamat ako kay NP Congressman Judah Sidre for recognition. And hindi ko in-expect kasi sobrang daming JCI members in the Philippines. Pero ako yung napili na mabigyan. And wala, pinagmamalaki ko that it will always be history kasi ako yung kauna-unahan na na-awarded ng JCI Philippines for that recognition. And deserve naman talaga, Sir Armir, na makatanggap ng ganun award. So, yeah, you deserve all of those awards, Sir Armir. And, yeah, maiba naman tayo. Kasi, of course, nagkaroon. Or like, nagkakaroon ng President's Academy, tama? Yes. And can you tell us about, President's Academy? Anong nangyayari doon? Like, can you give the viewers an information about that one, Sir Armir? Alam nyo, yung President's Academy namin, very memorable siya. Sobrang, sobrang, sobrang daming nangyari sa President's Academy namin. And una sa lahat, umabsent ako ng tatlong araw sa trabaho. So the President's Academy ay nangyari sa Leyte. So it was actually my first time to visit Leyte. And ang saya lang nung experience kasi I get to meet more than 150 leaders and presidents of different chapters of JCI in the Philippines. It was fun interacting with them. All the while, talagang nakikinig ako sa kanila to learn. It was not perfect. I think this is not the right venue to actually parang ikwento yung mga nangyari. But our President's Academy may not be perfect, pero I know that whatever happened there strengthened the bond of each president. It tested our resilience. But at the same time, parang blessing in disguise siya kasi naging close talaga kaming lahat, especially kami mga presidents na mga lalaki na napatira sa resort ni Nanay Delia. So sa mga kasama ko dyan sa resort ni Nanay Delia, hello. Napakasaya ng experience to be there sa resort. And sobrang-sobrang happy kasi ang dami kong na-meet doon ng mga presidente. And nagkakaroon ako ng mga pep talks with them. I get to listen and learn from them. Sobrang saya ng President's Academy kasi bukod dun sa actual module namin, for the next 3 days, pag na-uwi kami ng resort, we also get to talk with our fellow presidents. So minsan inaabot kami ng madaling araw para lang magkwentuhan, mag-share ng best practices. Tapos kinabukasan pagkagising, you do the same routine, share best practices ulit, kwentuhan. And then umuwi ako ng Batangas noon na hindi lang memories yung baon ko, pero ang dami kong learnings. Busog na busog ako kasi alam ko na lahat ng natutunan ko from all my co-presidents, I will be able to impart to my members, but at the same time, will also improve my presidency for 2024. Hindi po ba nakaka-pressure? Wala po bang pressure na na-feel that time, sir? Kasi of course, current presidents, yung mga achievements nila before, hindi po ba kayo na-pressure that time? Nako, wala nga salitang pressure. Kasi sobrang sobrang mga established persons tong kasama ko. Like, meron akong kasama mga doctors, lawyers, businessmen. Yung parang isa sa mga naging closest ko doon,
si Preston Yu ng JCI Pasay. Parang feeling ko half Korean siya. Di ko sure kung half, yeah, half Filipino, half Korean. And then, ano, parang nagkasundo talaga kami. Tapos nalaman ko parang ang business niya is hotels. So parang, grabe. Ang ano, sobrang mga tataas nilang tao, pero never din na pinaramdam sa akin na mataas sila. Sobrang humble ng mga tao ito. Despite all of their achievements, despite lahat ng mga businesses nila, and lahat ng mga kumbaga accomplishments nila individually, hindi nila pinaramdam sa akin na mababa ako. Kumbaga talagang very humble silang lahat. At siguro, kung hindi lang ako matanong, hindi ko rin malalaman itong mga bagay na to. But I'm very, very happy. Sobra. Parang it's good pressure. Kasi sobrang na-inspire ako sa mga respective stories nila. And because of their stories, mas naging, ano ako, mas na-challenge ako to persevere para mas magbuhos ng hard work. Para kung ano man yung mga narating nila, hopefully ma-achieve ko rin in the future. So sobrang pressure, pero you're doing a great job being the president of GCI Balisong Batangas, Sir Armir. And yun nga, sabi nyo, may mga tao kayong namimit, mga bago. And I want to know, kamusta naman? Kamusta yung mga kabatchmates ninyo? Kamusta yung relationship? You know, meron ba kayong strong bond together as of the moment? Hello muna sa mga kakosas ko at sa Sambisig Batch. Hello sa inyong lahat. And I hope na mag-guest kayo dito sa mga susunod na episodes. Masasabi ko na very close, very open. Sobrang nagtutulungan yung batch namin. Kapag may suggestion yung isa, talagang pinapakinggan ng lahat. We really take into consideration also yung feelings namin. I'm happy na dito ako napunta sa Sambisig Batch kasi very supportive, sobrang inspiring nilang lahat. Sad lang ako kasi because of limited resources, hindi ako masyadong nakaka-attend ng mga inductions, hindi ako nakaka-attend ng mga fellowships, hindi ako nakaka-attend ng mga get-together kasi una, busy sa trabaho, tapos yun yan, kulang sa resources to actually finance and go dun sa iba't ibang mga places. No? But I try my best to still be in touch with them, to say hi once in a while. Masaya naman ako na I may not be super close with everyone. Kasi syempre, nung nandun din naman ako ng press akad, hindi rin naman ako sobrang madaldal. Kumbaga, tinatansa-tansa ko din. So thankful naman ako na I get to still send and exchange messages with some of the presidents. So, of course, yun nga, si Press Tan Yu ng JCI Pasay, si Press Zaldi ng JCI Caloocan Northgate, tapos si Press, naku, patay ako. Patay tayo dyan, pag may nalimutan na naman tayo. Teka lang. Kasi baka sabihin hindi naalala yung pangalan. Dapat kumpleto yung list of names ninyo, Sir Armier. Uy, ang dami kasi na yung president. Siyempre baka naman malimutan ko yung... Ayun, si Press Don Plastina ng JCI Alaminos Corramblan. So yan is sa Laguna yan. Tapos, wait lang. Meron akong kaklose sa Pangasinan. Teka. Meron akong kaklose sa Pangasinan. Oh, okay. Wait lang. Hindi ko siya pwedeng malimutan din. Ito. Si Press Moises Hortaleza. Ayan, siya ay from JCI. Hanapin ko kung anong chapter niya. Hindi ko mahanap kung anong chapter niya. Basta siya is taga Pangasinan siya. Isa siyang konsehal dyan sa Pangasinan. Hello, Press Moises. Ayan, hindi ko maalala sa convo natin kung anong chapter name. Sorry na agad. Yun, basta I have some people pa na medyo madalas ko rin nakakausap. And thankful ako. And of course, yung mga taga JCI Cebu,
Yan, hindi ko malilimutan yung mga yan kasi nung nandun ako sa Cebu, talagang hindi nila ako iniwan. Si Press Stephen, si Press Brian, si Attorney Mel, at saka President ng JCI Pagadian. Nalimutan ko na naman siya, si Miss, si Press Mary. Ayan. Yung mga yan, sobrang parang meron akong bonding with them, kaya hindi ko sila malilimutan. But of course, I value everyone naman na member ng JCI Sambisig Batch 2024 kasi they have been very helpful. Si Press JM ng JCI Makati, si Press Reg, ng, of course, our batch president from JCI QC Capital, si Press Jello ng Pataan. So yan, maraming salamat to everyone. Basta kung meron akong hindi nabanggit na pangalan, please lang, huwag kayong magtatampo kasi sobrang dami. Sana mag-guess pa rin kayo dito kahit hindi ko kayo nabanggit. So yun. Sobrang bait nilang lahat. I see. And it's a great thing and to hear, Sir Armir, na you know, meron at meron mga taong handang sumuporta sa inyo and of course, sa GCI, of course, yung organization. And hopefully, wag magtampo yung mga hindi nasabi ni Sir Armir kasi sa dami nyo nga daw po. Basta very grateful si Sir Armir to all of you guys. So, yun nga po sa mga batchmates. So, mapunta naman tayo. Mahirap bang maging, you know, of course, isang president, Sir Armir, ng isang napakalaking organization? Of course, there are a lot of roles and responsibilities. Paano mo siya na-handle? Of course, the pressure at the same time. The expectations ng mga tao. Mahirap at masayang maging presidente. Masaya kasi ang tagal kong pinag-pray ito at hindi ko rin naman in-expect na magiging presidente ako in my lifetime. Of course, gusto ko, pero hindi naman natin hawak yung sitwasyon. So, yun yung masayang part. Natupad yung pangarap ko na maging presidente ng JCI Batangas Balisong. I was so happy that I get to share my skills, hopefully touch the lives of my members and the community and create more leaders during my term and even before my term. Pero, ang pagiging isang presidente ay mahirap. Mahirap kasi as president, titimbangin mo na ngayon lahat. Lahat ng sitwasyon, lahat ng feelings ng mga tao sa paligid mo, ang resources. So lahat ng ito, you will take into consideration. Which is before, nung member pa lang ako yung nagpo-push to everyone. Oh, sige, gawin natin to. Oh, ikaw, may gusto ka bang gawin na project? Ganito, ganyan. So before, I was sa ilalim. I get to encourage my people to work, to think of projects on how can they change the community. Pero simula nung naging presidente ako, ang hirap kasi wala nang gumagawa ng role ko. And masakit kasi kailangan mong irespeto yung boundaries ng lahat bilang presidente ka. Kumbaga, hindi ko na magawa yung dati kong ginagawa na super pushy ako. Ngayon, ang dami kong considerations bago ako mag-message, bago ako magsalita, marami akong dapat isipin. So that's the hard part. Pero of course, happy naman ako sa tiwala, happy naman ako na kahit medyo inactive yung ibang mga members namin ngayon, I still have some people that I can rely on. I still have some volunteers who helps us still do the work. And siguro ito, lagi ko namang sinasabi, na kahit siguro mag-isa na lang ako, hindi ito magiging hadlang para mag-shed light, para magdala ng liwanag, para patuloy na tumulong sa mga tao sa paligid namin dito sa First District. Yeah, medyo ano yun, medyo nafe-feel ko din yun at some point, Sir Armir. Pero I want you to know na madami ang sumusuporta sa'yo from afar. Hindi mo lang alam, pero meron at merong nagtitiwala sa'yo. Isa na ako dun, Sir Armir.
So keep Thank doing what you are you. doing right now because you're doing a great job. Not just being a leader, but of course, an amazing person. And I hope lahat ng aspiring, leaders natin out there, magkaroon at makakuha ng lessons from you. So don't stop doing the thing that you are doing right now, Sir Armin, because you are an amazing person inside and out. So yeah, congratulations with that one. And of course, yun nga po, sabi Maraming niyo. salamat for that, for the nice words. Yeah, of course, Sir Ermir. Siyempre, sino ba naman ako para hindi magsabi ng, totoo. So, of course, I'm so proud of you. And nasabi niyo na nga din po, medyo mahirap kapag may mga tao na, may mga responsibilities and all. Pero ano yung mga problema na kinakaharap or like kinaharap ninyo? And what are your future plans? First, mapunta muna tayo sa mga Of problema na course. makinaharap ninyo as a president first. Siguro yung mga problem na kinakaharap ngayon is yun nga. Since we are going back to normalcy, yung mga members din kasi natin are already somehow busy with their respective lives as well. So marami sa mga members namin ngayon ay hindi masyadong active, hindi masyadong nagpaparamdam. And ang hirap minsan ng manpower, ang hirap na magawa ng isang face-to-face project tapos konti lang kayo. Siguro that's one problem talaga. Pero naiintindihan ko naman yung situation, nirespeto ko naman yung schedules nila. Number two siguro na problem na kinakaharap ng organization talaga would be funding. We are a very young organization and wala naman kaming malaking budget to finance everything. But we are happy kasi we have project partners, we have donors who are continuously helping us. And we thank them for their generosity kasi if not because of them, wala na siguro yung JCI Batangas Balisong. Thankful kami kasi meron pa rin mga organizations, LGUs na pinapatuloy kami sa mga tahanan nila para maging project partners. And yun, until now, nakaka-survive naman kami despite the problems ng mga kinakaharap. Wow, of course. And at the same time, Sir Armir, like, ano naman yung mga future plans mo? Paano mo gustong tapusin ang presidency mo sa GCI Batangas, Sir Oo. Armir? Future plans, yeah. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ayoko pang tapusin. Yeah, Ayoko wag pang pa, Sir tapusin. Armir. Ayoko pang tapusin kasi parang ngayon pa lang ako nagsisimula. Kumbaga parang karburador ng sasakyan na unti-unti pa lang nagiiinit. So, nandun pa lang ako sa stage na yon. Pero yun nga, hinayaan ko na medyo mag-relax ang mga members ko for the past 3 months. Hindi ako masyado naging pushy, hindi ako nag-pressure, pero the time has come. The time has come para magsimula ng mga makabuluhang proyekto para sa community. And starting this JCI week until the end of my term this December, we promise that we will do our best to have more partnerships, to visit more communities, to do more impactful projects that are sustainable and that would really be of big help to the people. So, kami dito sa JCI, Batangas Balisong, we always do projects aligned with the UN SDGs or the United Nations Sustainable Development Goals. And we're very happy na kahit paano nagagampanan na namin yung role namin as volunteers, as JCs. We're able to do projects that can help in achieving the UN SDGs in the soonest possible time. Wow. It's sad to hear that one na matatapos na din pala yung presidency ninyo, Sir Armin. Pero I'm Huwag matagal hoping, pa, wag ka we munang are ano hoping. dyan, matagal pa. Ay, matagal pa ba? Pero we are all December hoping na sana mag-extend pa. pa, ikaw naman. Wag mo munang madaliin, hindi pa nga ako masyado okay. nag-ano eh. Pero ano, Alam mo, tawag sir, ito, this time. hindi siya Pero sana, nag-extend. magkaroon pa ng another term. Hindi siya nag-extend. Kasi ano siya, it's always 1 year to lead. So, we have this 1 year to lead the organization. So,
kumbaga dapat namin gawin yung everything para masulit yung panahon na ibinigay sa amin as leaders. So, thankful, super thankful ako sa opportunity sa aking 1 year to lead. At ano, nagkakaroon lang talaga ng parang another year ng presidency if and only if walang mag-assume ng presidency role. Yun, sakalang pwedeng maulit siguro ako. Pero sa amin kasi JCI Batangas Balisio, meron na kaming succession planning. So, kumbaga, alam na namin kung sino yung mga ilo-look forward na presidents in the next years. And yun, super, super duper, ano naman, super duper happy that we get to actually pass the role to another person and makapagdala naman siya ng something new in the table. I see. Medyo mahaba-haba pa naman pala. So, you know, we'll be having that one as special moments with you, Sir Armir. And sabi nga nila, as much as possible, kung merong time, you know, make the best out of it. So, hoping sana with your, you know, current time as a president of GCI Batangas, sana magkaroon pa more power. And I'm rooting for the organization together with you, Sir Armir. Maraming salamat, Josh. Mm-hmm. So, yeah. Medyo, after na medyo, medyo malalim-lalim na usapan, I think it's time para ikaw naman yung mapunta sa hot seat na tinatawag pa, kumbaga. So, sana ready ka, Sir Armir, for that one? Natatawa ako kasi, kasi, pag fast talk, dito parang pinaka-fun, lagi yung tanungan. So, first time ko na magpa-fast talk. So, I don't know what to expect. Yeah, and sana I think hindi lang ako yung na-excite. Oh. I think, Sir Armin, hindi lang ako yung na-excite kasi madami ding mga candidates and at the same time mga tao na hinihintay ito yung most awaited moment na ikaw din ang isa lang sa, you know, fast talk. So, ready ka na, Sir Armin? After ilang seasons ng Word from Home, makakaganti na kayo ngayon sa fast talk. Yun nga, magpapalit tayo ng situation as of the moment. So, ikaw naman po ang ialagay namin sa hot seat. So, I hope you're ready and good to go, yeah? Yeah, let's go, let's go! Okay. Para sa first question for the fast talk, Sir Armir, one word to describe GCI. Fulfillment. Okay, one word to describe the Sambisig batch. Inspiring. Okay, one word to describe the NP Macilineta. So, hi NP Macilineta. I think NP Mac is a listener. Sambisig or Kosa? Kosa. Okay. Sino idol mo sa GCI? Of course, Sir Armir. Ooh, ang dami kong idol sa GCI and I'm trying to invite them one by one na maging mga guests sa mga speakership. Ay, nag-explain ito fast talk, ha? Pero just to, I'm trying my best to reach out to them para maging part sila ng term ko, kumbaga as speakers, as trainers, pero siguro yung top of my mind, yung dalawang pinaka-idol ko sa JCI would be let's make it three. First is si NP Kirby Salazar. Second, si NAC Isabel Reynoso. At third, si Senator, JCI Senator Reginald Diu. Oh, okay. Hindi makapili ng isa talaga, Sir Armin. Hindi makapili ng isa. Yung tatlo, kulang pa yan. Pero at the top of my mind, sila talaga yung tatlo na parang pinaka-idol ko as of the moment. Okay then. So, do you want to have another leadership role after your presidency? Yes. Yes. Hopefully in the future, magkaroon ng pagkakataon to
have another leadership role, maybe as a national chair or sa area awards chair, yung mga ganun. Basta may mga ganun position kasi sa JCI, and hopefully, sana, in the future. Hopefully, Sir Ermier. So, ngayon naman, what is your favorite UNSDG? Favorite UNSDG would be quality education as a teacher, di ba? Quality education, of course. So, favorite national program ng GCI naman tayo? Favorite national program of JCI would be Beyond Prison Walls. Siguro dahil simula bata pa lang ako doon sa pagiging president ko ng Anak Batanggeno sa aming school, nung high school. We get to visit persons deprived of liberties. And I'm happy na until now, nakakavisit pa rin ako through JCI. So, favorite ko is Beyond Prison Walls. And yun, mangyayari nga yung Beyond Prison Walls namin this coming Tuesday. So, yeah, wow. Tuesday. Siguro mamaya, Josh, bigyan mo ako ng time to promote lang yung JCI week namin. Oh, sure, Sir Ermier. But for now, fast up muna. Iyahatsit ka pa muna namin, Sir Ermier. Yeah, okay, go. So, trainings of fellowship. Trainings. Mm-hmm. Best thing about GCI. Best thing about JCI is the development of the members. Kasi okay, we are not just a one-stop donation organization, but we also get to develop ourselves through the different trainings that we have here in JCI. Okay, ngayon naman po, favorite GCI course. Favorite JCI course? Ooh, I think effective meetings. Oh, okay. So, ngayon naman, number 12, goal mo sa term mo, Sir Ermier? Goal ko sa term ko, manalo ng at least one temyong, manalo ng at least 3 Dangal Awards. Okay, hopefully, I'm rooting for that one. And best quality of a GCI leader naman? Best quality of a JCI leader would be resourceful. Okay, sa pinaka-last pasok natin, ito yung pinaka-inaabangan ng lahat at hindi mawawala. Lights on or lights off? Sir Ermier, lights off or lights on? Ay, di ba kapili? On. Okay. Thank you so much, Sir Ermier. Okay, parang pinawisan ang ating GCI Balisong president. Okay, thank you so much, Sir Ermier, for that very fun and at the same time amazing fast talks. And ngayon, of course, maraming salamat din po pala sa aming viewers for tonight. Pwede ba ako mag-promote? Maraming salamat. Mm-hmm. Pwede na ba ako mag-promote, Josh? Pwede na po. Sir Ermier, you can have the kasi time baka, now. Kasi baka bigla mo akong dalihan ng ng closing spills . So, again, maraming salamat, Josh, for taking over the show. Si Josh, wala siyang masyadong super relevant knowledge with JCI, pero he was up for the challenge, so maraming salamat. And thank you for being the host for the primer of Word From Home. So again, to everybody who's watching right now, happy JCI Week. So JCI Philippines is celebrating its JCI Week from today until Saturday. So we are expected to do a lot of projects that is aligned with the 4 areas of opportunities here at JCI. And kami po sa JCI Batangas Balisong, we have a simple lineup of activities that we will be doing for this week. So for today po, we had our Thanksgiving Mass at the San Roque Parish Church at 7 a.m. And then ito nga po ang opening or ang primer ng Word From Home Episode 1 with me and Joshua. So samahan niyo po kami next week kasi makakasama natin si Press JM ng JCI Makati. So siya po ang ma-i-interview ko sa susunod na linggo. Then tomorrow po at April 15, 8 p.m. magkakaroon po tayo ng parliamentary procedure training with Senator, JCI Senator Reginald Yu. Then on April 16, 10 a.m. mag-visit po tayo sa mga persons deprived of liberty
sa Lemery, Batangas. That's our Beyond Prison Walls national project. And then in the evening at 6:30 p.m., co-host po tayo sa isang training by JCI Valenzuela entitled Leadership in the Hybrid Work Era. On April 17, gaganapin po ang awarding for the Outstanding Women of JCI Batangas Balisong Pinay Power. So we have posted yung apat na winners namin for Pinay Power. We have Daris Barshal of Calacas City, Engineer Catherine Beroya of Calacas City, Mrs. Virginia Ayastacio of Taal, Batangas, and Vice Mayor Geraldine Ornales of Lemery, Batangas. So we will be visiting them and we will be giving them their plaques of appreciation. And then on April 18, gaganapin po ang Arts, Pages, and Play in collaboration with Teatro Kay Sasay of Our Lady of Kay Sasay Academy. This will be held at Barangay Ayaw Iyaw in Lemery, Batangas. Of course, maraming salamat po kay Kapitan Benji Atienza for helping us materialize the project. On April 19, i-upload na ulit namin sa aming Facebook page ang mga cute na cute naming photos with our pets for our online pet gathering. And then, launching din po ng aming first ever na Temyong Awardee last year, ang second JCI Batangas Balisong Film Festival sa Film Freeway po yan. So kung mga filmmaker kayo all over the world, please participate sa aming launching on Film Freeway this coming April 19. And finally, on Saturday, 5:30 in the morning, gaganapin po ang aming Project Mundo Year 3 Coastal Cleanup sa Barangay Wawa, Lemery, Batangas. And then in the at around 8 a.m. naman po, gaganapin ang Tagumpay. Technology Advancement, teka, ang liit ng sulat, sorry ah. Growth, Understanding Market, and Partnerships Leading to Achievements and Yield for MSMEs. This will be via Zoom. So, this is in partnership with Aslex PH Academy. So, sana masamahan niyo din kami. So, yun yung mga mangyayari sa buong linggo namin. We tried our best to plan early. Ito po yung nakayanan ng aming organization. So, sana samahan niyo po kami buong linggo in showing how beautiful being a JCI member is. So once again, in behalf of JCI Batangas Balisong, happy, happy JCI Week. Okay, maraming salamat Sir Armir. Mukhang gusto ko na ding maging member ng JCI dito sa Pangasinan. Without sugarcoating, parang gusto kong maging member knowing na ang daming lessons and at the same time experiences and very amazing moments. So before anything else, before we end the conversation for tonight, Sir Armir, any word from home for tonight? Yung word from home ko would probably be, siguro as a leader, napakahirap na i-manage ang lahat-lahat. Yung tao, yung resources, yung oras. Pero lahat ng pagod na papawi kapag nakita mo na nakangiti yung mga taong natutulungan mo. So, sana sa mga aspiring leaders na nanonood, sana kahit hindi maging madali yung journey mo, sana kahit feeling mo nag-iisa ka, sana huwag kang mapagod, sana huwag kang tumigil, sana gawin mo yung lahat, the best of your abilities, to touch the lives of other people. Kasi naniniwala ako na yung isa, dalawa, tatlong tao na mabago mo yung buhay could have a greater impact in the future. So sana walang tumigil. Tuloy lang. Sana walang tumigil, tuloy-tuloy lang tayo sa laban. I felt that, Sir Armir. We felt that. Thank you so much po, Sir Armir. And once again, President Armir, maraming salamat for tonight. So, season 6 na tayo, mga mahal. Your friendly kakwentuhan is back. Join us again in our next episodes. Same time, same day. And as we meet more people and learn from them, syempre, makakasama niyo na po noon si President Sir Armir Encarnacion. And once again, I am Joshua S. Quaresma. And this is Word from Home.
Bye everyone. Pero may pahabol ako kasi hindi ko nagbabasa ng mga comments, ikaw talaga. So binabati ka. Meron ba? Okay, ano yun, sir? Binabati ka ni Maxwell at saka ni Kenneth Quesada. Sabi, "Go Joshua Sariego Quaresma. That's my best friend. Go Josh," sabi ni Kenneth Quesada. Ayan. And of course, hello naman kay Nikki. Hi Nikki, you're watching. Shout out na kita. Hindi ko alam kung nandito ka pa. Ang sabi ni Jonathan Kalamyong, "Lights off yan. Bakit on, Sir Armir?" Bakit ba? Ba't nakikialam ka? Bakit ba nag-on kayo, Sir Armir? Lights on. Sabi ni Kenneth Quesada, "More power, JCI. Maraming maraming salamat. Fan mo po ako, Sir Armir," sabi ni Nikki. Fan mo rin ako, Nikki. Fan din ako ni Joshua. Hello. Same here. Go, Sir Armir Incarnation. Maraming maraming salamat, Jonathan. And again, to everyone who watched our episode tonight, at sa lahat na makakapanood pa ng live namin, thank you so much. Sana may matutunan kayong lahat. And God bless. Once again, nandiyan po si Joshua at ako naman si Armir. And this is Word from Home. Good night!